pinangutang ko pa sa maraming tao. Tapos, may girlfriend ako na pokpok na time. Tapos, nalaman ko from a connection inside the government na may lalabas ako ng warrant of arrest on October 12, 2018. So, I need to go out before that day. And nakikitira lang ako sa alabang, tinatago ako ng dalawang tao during that time. Then my girlfriend, dahil nga alam naman natin yung work niya, nagpunta siya sa Hong Kong, then I have 16,000 pesos. Nakipagsapalaran lang ako. It was September 30, 2018. Paglapag ko ng morning, minessage yung girlfriend ko, hindi niya alam na pumunta ako. Mm-hmm. Kasi unang-una sa lahat, hindi siya papayag at hindi niya ako kukupin. Kasi may ginagawa siyang work tapos may jowa, hindi pwede yun. Pumunta ako sa hotel niya, okay? Pagpunta ko dun sa hotel niya, okay kami, nakitulog ko sa kanya overnight. Masakit lang dun. Kailangan kong umalis ng hotel pag meron siyang client. Direk, nakikita mo ako na babaero ngayon, di ba? At lahat ng mga followers ko. Pero dumating ako sa point na kailangan ko lunukin yung trabaho ng girlfriend ko kasi iyan lang yung survival ko. Hindi ko matanggap na ganun yung work niya. Alam mo, yung nag-aaway kayo. Nag-aaway kami, pinilayas niya ako sa hotel, dinala ko. Direk, wala akong matutulugan. So, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko sa Facebook, sino po dito ang followers ko na OFW sa Hong Kong na pwede kong matulugan? May nag-message na isa na babae. Then, dinala niya ako, nagpunta ako doon, nag-meet kami. Tapos, pinatuloy ako, tatlong Pilipino sila sa isang apartment. Tapos nung natapos na yung buong Hong Kong ko, dahil 14 days lang doon, nag-post ulit ako, sino po dito pwede kong matuloyan sa ibang lasa. Direct 16,000 lang yung pera ko, bumaba na yun, okay? Dahil nagsay ako ng 14 days, eh, kumakain ako, napakamahal sa Hong Kong. If I'm not mistaken, nasa around 8,000 lang yun. Ngayari doon direct is, may nag-message sa akin ulit, sabi, pumunta ka dito sa Hanoi, Vietnam. Hindi ko kilala kung sino, dami account. Okay. Dami account. Dami ako. So, naghanap ako ng mauutangan. Okay, minessage yung girlfriend ko. Alam mo na, nag-away, nag-aayos. Baka pwede niya ako i-book ng ticket papuntang Hanoi. Kasi siya, babalik siya ng Pilipinas. Tapos na rin yung visa niya at umextra lang siya ng work. Alam naman natin yung ganitong industriya. Kaya nga binaban ng immigration ngayon yung mga ganong babae. Yes. Okay. So, going back, napapag-book. Okay, October 14. 2018, nag-book ako Hong Kong to Hanoi, Vietnam. Ang pera ko less than 10,000. If I'm not mistaken, 8 or 7 na lang. Binuka ko gamit yung credit card, meron akong ticket, punta ko ng Hanoi, and then inampun ako ng mga Pilipino. So, 21 days ako nag-stay doon sa Hanoi, kasama ko lang sila. So, kinuwento ko lang yung nangyari, para lang aware ka. So, bakit ako naiyak? Kasi hindi ko akalain after 5 years magiging ganito yung buhay ko. Kung gano'n lang ako kababa at kakampas lupa, my favorite term noon. Tapos yung question mo kung tatabihan ko yung sarili ko doon sa eroplano, sa Cebu Pacific on flight 7, September 30, 2018. Isa lang sasabihin ko na kumapit ka lang, ituloy mo lang yan dahil kailangan mong pagdaanan lahat ng yan para maging sisiyan nga sa kamayan. Wala akong any regrets sa lahat dahil hindi ako maging sisiyan nga sa nakilala ng tao ngayon kung hindi ko dinaanan lahat ng hirap na yun. Yun lang na.